Tinatakan na siya mula sa pagkasanggol. Binihisan na maganda at ikinulong sa hawla. Pinahimbing ng panalangin at mga kwentong bayan, hindi siya ginising ng halik ng isang prinsipe. Kundi ng tawag ng kanyang panahon na nagudyok sa kanyang pandayin ng sariling talino, isip, tinig at mga bisig. Pilihin ang sarili niyang landas at tuntunin ang sariling buwang sa daigdig. Dahil siya man si Maganday, siya rin si Malakas. Ilaw ng tahanay, suhay din ng buhay. Kasama siyang lumilikha at nagpapala at nagtataguyod ng pamilya at bansa. Ang may kamay niyang naguugoy ng duyan. Ay kasamang sumasagwan sa maalong dagat na magtatawid sa bangka ng pagbabago. Pagkakapantay-pantay, hindi panglalabang at pagmamalabis. Pagtutulungan, hindi pag-iwanan. Pagkakaisa-isa, hindi pagkakawatak-watak. Babae, hindi babae lang. Hindi sila mas mababa. Hindi sila may hina. Hindi sila mga pipi na walang boses. Hindi dapat sila binubusal at pinatatahimik. Hindi dapat nililimita ang kanilang kakayahan. Walang sinuman. Walang sinuman ang may karapatan na yuburak sa kanilang katayuan. Pakinggan ang kanilang sigaw na hindi man naisipadinig. Damhin ang panawagan ng mga tinig na mawalan. Kailan tayo magsisimula ng hakbang? Ngayong matagal ng panahon na silang napiit sa kulungan. Nang hindi pagkakapantay-pantay, nang hindi pagkilala. Ang mga kababaihan ay higit pa sa kung anumang pamantayang inarka ng lipunan. Sila'y matatag, sila'y malaban. Sila'y matapang, sila'y walang inuurungan. Sila'y mayroong boses, sila'y mayroong paninindigan. Sila'y istorya ng paglaban, sila'y retrato ng tagumpay. Hindi basta-basta tagumpundi, hindi basta-basta mauubusan. Respeto, pagpapahalaga, pagkilala, pagkakapantay-pantay, pagtutulungan, pagkakaisa, upang itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan. Upang itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan. Upang itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan. Upang itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan.